So, andito pa rin tayo sa BC Vee Farm, dito pa rin sa iba Zambales. At kung nakita natin yung kanilang tourism aspect ng kanilang farm, hindi pa po yan yung kanilang main business. Ang main business nila ay yung breeding ng chicken, no? Para doon sa poultry at para doon sa mga eggs. Pupunta nun natin yan, aalamin natin lahat ng detalye. Ganda, no? Mag-breakfast na lang. Pero pwedeng pa rin kainin, kahit fertilize. Oh, nutritious. Parang wala naman yung antibiotic. Eh. Parang pre-rex. Kaya lang mga reject. May crack yan. Pwede na yan sa hatchery. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Medyo matagal-tagal ho natin hinintay, but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Yan yung mga eggs namin, yun naman, pork namin yun, galing Santa Cruz kasi may piggery kami ron. Yung piggery nyo, fattening? Ano, breeding din. Breeding to fattening yun. Maliit lang, mga 100 sow. Oo. Tapos, pinondohan kami ni DOST ng, ano, ng biogas digester na concrete. Mm-mm. Ayun, niraran niya ng 4 to 5 hours yung ano, yung aming biogas generator. Pero hindi enough yung baboy eh. Dapat mga 300 sow to 500 sow level. Para magamit mo siya ng mga 10 hours a day. Oh. Yung generation kasi namin, 58 ako pinanganak eh. So 65 ako ngayon. Mahirap ang buhay nun. Talaga, sir? Oo, kasi sa Aurora ako lumaki. So, kung tutuusin, okay na yung pamilya namin. May dalawa kaming mangkang pangisda. Pero pag umulan na yan, bagyo-bagyo, doon sa Kasiguran, Aurora kami, sa mother side. Ang layo, Kasiguran. Layo. Kita ko talaga yung kahirapan ng farmer. At isa naman, sabi ko, parang may mali, parang hindi ganito dapat. Parang yun. Pero sir, sobrang ano ngayon ng Kasiguran, ha? Sikat oo, na sikat for tourism, ha? Oo, umangat na samantalang yung panahon namin. May mga property pa kayo doon? Oo, dami na. Pero di rin. Yan nga na ano ko yung pagtatanim, eh. Kasi pagka, ano, yung summer, mag-o-open kami ng kaingin. Kaingin pa namin. Tataniman ng kamote, ng nyug, mga fruit trees. Yun, every summer yun. Palay muna, kamote, tapos nyug. Nung bata pa ako, yun ang ginagawa namin every weekend. Kaya kahit nung nakapag-aral na ako, dala-dala ko yun. Doon ka nahilig. Tatrabaho ako, every weekend naghahanap ako lupa tatamlan. No? Tapos yun nga, yung gagaya nung sinasabi mo lagi sa agribusiness, sana maraming tao.
na bumalik sa probinsya, gawing productive yung mga lupa. Eh, sino ba yung mga tao? Sila yung na-expose na eh. Sila yung may access sa information and technology. Mm-hmm. Advantage talaga yun eh, na-expose sa city. Oh. Alam na niya na, ano, naintindihan na niya na negosyo yun. Oh. Yung pagbalik niya, marami na siyang alam kumpara doon sa farmer na nandun lang. Nandun lang. Hindi nila nakikita yung ano eh, yung ibang aspeto eh. Kaya nga napakaganda ng vlog mo eh kasi nakikita talaga rin yung dami na palang taong bumabalik. Dami mong ano, dami OFW na fans. Actually, nagbigay yung number sa akin, no? OFW. Oh! Oh, si Miles Parapina nasa Trinidad yun eh. Sabi, ba't yung farm mo ayaw mo iba cover kay, ano, kay Buddy? Ah, sabi ko, hindi ko kilala pero nagko-comment naman ako sa mga vlog niya. Niya, alam ko yung number kasi kinover yung friend ko. Sabi, sino friend niya? Hindi ko matanda. Ah, yung Tagalog, Trinidad and Tobago, si... si Alan Tulino. Ayan, friend daw niya yun. Tapos yun yung nagbigay nung number mo, kaya ako nag-text. Ay, pa, cover mo. I-shout out mo lang yung name ko. Ang diba, daming, ano, ang daming OFW na ano, nanonood. Kasi nakakakita sila ng hope na bumalik sa Pilipinas, di ba? And kasi ang ano ko nga, the description ng channel eh, ano eh, na ang vision namin ay ano, bumalik yung mga Filipino kasi ang dami namang opportunity dito. Ang dami naman, oh. Madami naman kasi talaga. Kaya yung tagline mo na, instruct, inspire, succeed. And succeed. Diba? Pwede naman talaga eh. Pwede, sir. Actually, hindi ko magagawa itong lifestyle na to kung hindi ako nag-farming. Uh-huh. Alam mo, magtrabaho ako sa NLEX kahit maging vice president ako, hindi ko ma-afford itong lifestyle na to. Kaya ako, hindi ako natatakot mag-fail. Sabi ko, si Pangilina niya, nagpa-fail din sa amin niya. Na. Eh, sabi ko, how can you go wrong kung sa farm ka? Meron at meron magtutuloy niyan kahit hindi mo na ano yan. Ito, vegetable, ano, omelette. Ito rin. Ito yung ginawa nilang ano, longganisa. Veggies ito. Masarap sa suka. Kasi Sophia, nag-walking sila eh. Early in the morning. Nakita ko sila. Ako nagtrabaho ulit ako eh. Si Bob natulog. Sabi niya. Ganda rito, Sophia. Nasa umaga. Sir, sir, balik ako ng bakasyon lang. Oo, balik kayo. Sorry, mga kaibigan, pinababalik ko talaga para... Gusto nila, Alex. Gusto nila yung sabi. Ito, nila ate. Wala namang leader na platform talaga paunla rin yung agriculture eh. Madan. Samantalang sa history of economics, agriculture muna dapat eh. Kasi yung agriculture will strengthen your market, di ba? Mm-hmm. Market mo, 60% ng population nasa agriculture. Kaya yan, nag-export pa rin tayo ng OFW. Tsaka mayroon pa tayo sa isang in-export. Ano na? Bagyo. Papunta tayo. Papunta sa China. Papunta sa China. Papupunta nga iba kong kaibigan sana. Fishing community, di ba? Ang daming bata. Export industry ang ano nila rito. Hanap buhay hindi fishing. Bakit? Pag laki niya, no? FW lahat yan. Saka pa mangingisda, lalo na rito sa Zambales area. Sabi ko nga, habang may nag-OFW, buhay ang channel ko. Dami nanonood. Hindi, yung mga ibang nanonood dito, dami na rin eh. Alam mo ba, pag pinapanood ko yung vlog, nako-confirm yung ginagawa mo, tapos meron kayo new learn. Oh, nga pala, no? Ah, ganun pala yun. Ganun, diba? Minsan small things, oh, yan, na take for granted mo. Tama yan, parang ganun. Pero yung format na life story ba, parang hindi siya mabigat na ano. Hindi kagaya ng lecture, di ba? Pero kung tutusin, kung pinanood mo, parang nanood ka ng, ano eh, no? Ng training. Oo. Yung in-upload nyo kagabi, tinignan ko rin yun. Pinanood nyo rin yung hinabol-habol ko. Hindi ka ba't kaya babalik to sa Pilipinas? Ang ganda-ganda ng Canada.
Actually, kaya ako na-inspire na mag-vineyard eh. Mm. Bago mag-pandemic, o mga 1 year before pandemic, nasa, ano ako eh, nasa Canada, sa Niagara by the lake. Mm. Ang dami ng small, ano, houses, vineyard, na gumagawa ng wine. Sabi ko, oh, pagbalik ko Pilipinas, makasubok nga niya. Kahit pang sarili lang ng wine. Ang dream ko, sir, makakita ng farm sa ibang bansa, yung Black Lake. Dream daw. Sabi niya, dream daw niya yung ganun-ganun. Sabi ko, yung mga peaking-peaking daw. Ang dami nating bayabas, hindi mag-peaking ka ng bayabas, di ba? Pag namunga yung, ano rito, yung mga grapes namin, gaganda na yan kasi, ano na eh. Nag-araw eh. Balik ka, mag-peaking ka. Ay, din sa ilaw. Na kailan yun, sir? Mga anong month yan? Ngayon peaking na rin. Ngayon na rin. In a month time. Kasi kinokobera nila yung ayan, lumabas yung bulaklak. Balik tayo dito, nila. Mag-peaking. Kaya lang red cardinal marami rin. Hindi masyado matamis yun. Mm-hmm. Red cardinal. Tara, makamaran. Tara. Kasi noon, sir, meron nakakwentuhan. Tapos sabi nila, ang shop nila is yung apple picking nila, orange picking. Puro sa ibang bansa, ay wala akong ma-share. Ang daming bayabas, ang daming ano, aratelis, di ba? Apple picking ka naman. Oh naman, wala grape silang... Grape picking ka naman sa laon nyo. Calamansi picking, sabi niya. Mulberry picking. Yeah, yeah. Punta tayo ron, tapos doon tayo dumaan pabalik. Then mag-end tayo dito sa nursery. Makuha ko lang yung 70-80% na ano, food sufficiency. Kasi hindi mo naman makuha 100% yan. Every rice sabi, binibili pa rin namin. Ilang percent na kayo ngayon, sir? Ito na pala yung ano, 40-50%. Yan yung mga buildings. Yan yung solar ko, unti-unti. Okay. Yung nakalagay na yun, no? 25 kilowatt na yun. Ito na yung mga buildings. Hindi mo lang makikita pag nasa taas ka kasi nasa ilalim siya. Yan, naglo-load ng itlog. Bibiyahe yan. Bibiyahe na yan. Yan, mga reefer yan. Yan na nagbibiyahe. Isang truck yata namin nagbiyahe na. Yung forward. Tatakbo na yan, maya maya. Siguro at susunod. Yung harvest today, tatakbo rin yan eh. Hindi nila pinapatagal yan. So doon tayo pupunta sa building 6. Doon tayo. Tingnan natin paano sila nag-ooperate. Yung mga area na ayaw namin mailangaw, yun ay ini-sprayan namin na liquid smoke. Yan na yung mga solar namin. Kailangan ko mga 10 times pa niya, karami. Para maging self-sufficient ako ng 5 hours sa peak sunlight. Ito mga fish pan naman. Mamaya, kwento ko naman ito para saan itong mga fish pan na ito. Itong building na ito papasokin natin. Ito yung mga baka, sir. Ay, mga baka. Pang ano. Pang tulong sa pag... ubos ang damo. Mm. Ah, yung ano, Belgian Malinois. Ano yan sila? Apat yan sila. Pag brown out, yan, yung generator namin. Hindi kami pwedeng mawala ng kuryente kahit 5 minutes lang. Eh. Mm. Ang daming buong anong-ano nila. Oo, may ano. Katuray. Katuray. Ibig sabihin, hindi nila kinuha yung bulaklak eh, ng bunga. Ang sarap kaya niyan. Hindi kayo nag-uulam niyan, sir, no? Nag-uulam. Yung katuray, yung bunga kayo nakain. Hindi. Eh, ano si itong mga tao namin eh. Sawa na sa mga kung ano-anong gulay eh. Forest din pala ito, sir. Forest yan. Sako pa namin. Sayo pa yan? Oo, oh, ang ganda sa taas. Kasama yan sa 35 hectares. Ito yung mga cooling pads. Pag sobrang init at di na kaya ng mga fans, may bumabagsak na tubig dyan. Nababasa yan. Yun yung kinokontrol ng thermostat control. Para ma-maintain yung temperature sa loob. Kagaya nito. Ito yung building 6 pala. Amin yan, hindi namin ginagalaw yan kasi para ma-protect yung ano. Saka nakadagdag siya sa palamig ng ano, ang building. Ikaw na amay forest. Charlie 2. Andito lang kami sa building 6. Maganda yan.
hindi nakikita ng ordinaryong tao yan. Oo, walang nakakita ng ganito. Kasi ano to, 'di ba yung security? Security purposes, hindi nila pinapakita 'yan. Kaya saka privilege pag pumasok kayo sa loob, yung mga tandang kasi pag di nila kilala, sinishuffle kayo. Nakakasugat din. Sa bawat bahay may bodega, may bodega na siya. May tirahan doon yung mga ano, yung mga lockmen, dito sila nakatira sa kadot sa control room. Ito si Ronnie Lynn, supervisor namin sa Kasidar. Ano po? May na-harvest na kayo itlog? Magpapasok pa lang sa labos. Ha? Pwede kami pumasok. Wow, yan na. Ella. Pwede kami sasabungin. First time kong makapasok sa breeding farm. Breeder. Dating naman yung ano, mga nangingitlog, oh, nakapila sila. Uy, paayos nyo to. Paayos nyo, singaw. Wow. So, ito yung inuuling namin dun sa taas. Mm-hmm. Pag kumakapal na yan, kasi dito sila dumudumi, eh. Pinapalitan namin ng bago. Pati yung mga ano nila, nadudumihan yan, eh. So, tinatanggal nila. Kasi inuuling namin sa taas. Tapos yung mangingitlog sila, pupunta sila dito, oo, sir. Oo, oo. Ayan, may itlog na sila. O, dalawa. Mainit-init pa. Ayan, o. Oh. Init-init pa. Ito, ano yan? Good egg to. Nasa 52 grams to. Wow. Alam pasado mo. To. Kasi may timbangan kami. Kagagano mo lang kagaganon, alam mo na eh. Tingin pa lang. Oo. Tapos yan, yung tapat ng drinker nila, usually doon nangingitlog yung langaw. Doon namin na binubudbud yung charcoal. Oo. Tapos yung EM2, dinidiligan namin yan. Every ano, how many days? 7 days. Every 7 days. Kaya pag pumasok ka rito, tingnan mo, walang langaw. Mm-hmm. Kahit doon sa bodega na attractant ng langaw, wala. Diba? Ito karamihan itong mga lalaki. Ang feeder nila, maluluwag kasi may palong. Mm-hmm. Yung mga babae, may grills para hindi makakain yung lalaki doon. Kasi hindi sila dapat ma-overweight eh. So, araw-araw, itong pinagmimitingan namin. Nasirang landing bar, feeder na bumagsak, drinker na naputol, ilaw na napundi. Kasi lahat yan may impact doon sa laying nila eh. Ang tawag dito, sir, breeder farm. Breeder farm. Yan. Nasa laying stage sa sila. Ilang weeks na to? 41 weeks. Yan, maswerte ang agribusiness. Binigyan tayo ni sir ng chance na makita yung breeder farm nila na sobrang strict, oh. Hindi basta-basta nakapasok na dito. Hindi ka basta makapasok. So, lahat yan naka-penning para yung hindi sila maghalo-halo. Kasi kahit pagkain nila measured eh. So meron silang daily ano feeds sa binibigay lang. Kasi hindi pwedeng ma-overweight. Hindi sila mangingitlog. Kaya puno ng manok yan. Dandun sa dulo. Sa dulo. 150 meters. So hanggang dito lang tayo. Pwede. Oo. Tapos yung wagon na yon, yung trolley, doon sinasakay yung mga feeds, papukasok, pagbalik niya, itlog. Grabe, oh, pila-pila sila sa pangingitlog. May nakapila pa sa labas. Oh. Alam nila, sir, yun? Napipila sila? Kasi kung saan sila nangingitlog, doon lang din sila. Eh. So yun yung binabantayan namin, dapat lagi may bagong ito. Para hindi madumihan yung itlog. Hindi kayo nagkakaproblema sa source ng ipa? Pagka walang harvest,
Kaya may malaki kaming bodega, nag-i-stock kami. Talagang binibili niyo na lahat. Oo. Nakita mo yung truck kahapon? Opo, opo. Wala na yun. Na-distribute na. Na-distribute na. O, every other day, ganun karaming ipangano namin, hinahapot. Kinagamit dito sa pugad. Kaya dami namin, ano, resources na gagawing, ano, organic. Mm-hmm. Eh, imagine, isang building pa lang to, 10 ito lahat. Baka nga doon pa kami kumita eh. Ito kasi talagang industry control na to eh. Wala ka ng windfall dito eh. Oh. Talagang forecasted na lahat ng pwede mong kitain dito. Kasi yan, bawat manok na yan, 165 days. 165 eggs lang ang ano niyan eh. Quality egg. Sa lifetime niya. Mm. So, more or less, ma-forecast mo na. Pag minamalas-malas ka pa, di mo aabutin yun. Lalo na kung nagkasakit. Tawagin mo nga yung ano, nag-trolley na itlog. Tingnan natin. Ha? Tingnan natin yung itlog. Sino yan? Si Dara? Eh, malayo ilalakarin yan. Baka matapang yung mga manok doon. So, yan. Ito talaga yung negosyo namin. Hopefully, mapakita namin. Ma-meet namin yung mga obligations namin sa lenders. Tingin ko kaya naman eh. Pagbubutiin lang. Okay. Tapos yung, siyempre, yung mga byproducts. Magamit din. So, yun ang gusto kong i-discuss na natin yun, sir, na, di ba, karamihan kasi ng Pilipino, ang tingin nila, pag parang maliit ang negosyo nila, parang minamaliit kasi maliit lang yung negosyo. Pero, ang reality, maliit man yan o napakalaking negosyo, parehas yung mga problema, parehas ang mga challenges. Oh. In fact, kung magagarden ako ngayon, dahil sa dami ko nang alam, baka mas kumita pa ako kaysa dito eh. Kasi ito, ano na eh, alam mo na eh. Oo. Alam mo na yung maximum eh. Walang windfall to eh. Kasi contract breeder lang kami. Oo. Pero halimbawa ito, na-process namin, nakabenta kami ng compost, nagawa kami ng magandang garden. Di ba yung garden na binunta natin? Oo, ang ganda. Kung i-monetize mo yun, mahina ang 1 million doon na gross revenue mo in a year. Kahit na lang mag-average ka ng 30 to 40 pesos per kilo, makukuha mo yun. Oo, eh maliit, maliit pa yun. 0.7 lang yun. Okay, kung in-scale up mo yun. In-scale up mo yun, di ba? Kaya ngayon ang magandang ma-encourage eh. Kung may pera ka, balik ka sa probinsya. Magtanim ka. Magtanim ka. Magtanim ka. Anything, ampalaya, talong. Alam mo yung bahay kubo? Oo. Sir, kaya mo sinasabi yan kasi yung mga inputs mo sa vegetable production ay nanggagaling lahat dito na waste dito, material dito. Naku-convert into inputs. Pero kung wala ka naman ganito, marami naman pwedeng gawin na compost eh. Marami naman. Mm. Kagaya ng paggamit ng EM, 800 pesos lang yung mother, ano no, ang bacteria. Magpaturo ka lang paano siya multiply. Magagamit mo na. So, it can go as low as 20 pesos na lang cost mo. Per bottle. Yun ang ginagamit namin dito. Oo. Pinandidilig. Diba nasa loob tayo ng ano, walang amoy? Oo, wala. Walang amoy, walang langaw. Upo kami ni sir para makita mo yung mga chicken. Picturean mo kami. Hello! Ayan, ito mga ano to eh. Dapat mga 3 kilo, 3.2 to 3.5 kilos lang to mga to. Para mangitlog ng tama. Lalaki yung mga may palong na ganyan, sir. Oo, oh, lalaki yan. Anong ratio yan, sir? Ilang lalaki? 1:10. 1:10. 1:10. Kaya... Tapos yan, sabi ng mga, ano, mga doktor, yung mga babae na mimili ng lalaki nila. Kasi yan, after a while, kikidnapin namin yung mga lalaki, lilipat namin ibang pen. Para maging aggressive ulit. So yung mga babae, mamimili na naman sila. It's only 1:10. So tataasan naman yung production mo, tataas yung hatchability mo. Kasi masipag na naman yung mga lalaki. Mm-hmm.
Okay, sa part po ng audience, lilinawin po natin. Itong Breeder Farm, sila sir ay nagpo-produce ng itlog, hindi para kainin, kundi para papisa. Gawing papisa. Oh, yan. Papisa. Kaya yung eternal question na kung sinong nauna, manok o itlog. Na-solve na namin na-solve dito. Ang nauna dito si Ziu. Papalakihin namin niya na 6 months, manging itlog sila sa 22 weeks okay. hanggang 65 weeks. Dito nanggagaling yung, sa itlog nila, nanggagaling yung mga broiler naman yes, na pinapalaki. Yung broiler, yun ang pupunta sa fast food, sa palengke. So sa kanila galing yun. Kaya pag hindi healthy yung mga manok, hindi rin healthy yung broiler. So kung wala ang breeder farm, wala yung mga broiler farms. Wala. Wala. Ang tawag dito sa ano, sa industriya, PS. PS. Parent stock. Ah, parent stock. Okay. So ito yung mga magulang ng mga broiler. Oo. Parent stock. Sa isang araw, 5 to 7 times kami nangungulekta. Ng itlog. Ng itlog. Ito yata nakakakulekta pa sila ng more than 10,000. Oh, sir, saan naman ang galing yung parent stock? Sa grandparent. Sa grandparent. Meron, genetic line yun na mas mataas. Meron din kayo nun? Wala. Ini-import yun? Imported na yun. Imported na yun. Galing sa cob. Maraming brand, ano eh, breed eh. Cob, Ross, Arbor Acre, mga gano'n. Sa mga ano na yun, sa mga breeder na talaga yun. So, genetic line na yun. Genetic line na. Ito, karamihan na ito, cob, saka Ross. Yun ang ano sa Philippines. Ayan na, yung itlog. Tingnan mo, nakabitin lang pala, oh. Nakabitin lang. Ang galing! Soap, soap! Soap! Dote, tingnan mo ito. Kaya, kaya. Pakita mo. Ayan, oh. Dapat kasi kolektahin agad kasi pag nagdalawa na yan, ang manok nangangay kayo eh. Ah, masisira niya. Kaya marami tayong itlog doon sa taas. Ito yung itlog oh. Yan, pwede na kunin. Yan. Mainit-init. Ang galing. Pag nangingitlog, nakakatuhan eh. Pero pag pinapalaki mo yan, ay mahirap. Kasi nag-ano ka, nagbabakuna ka weekly. Ayan oh, may egg ano ka na ngayon ha, harvest. Oh, sabihin mo mga sa kaibigan mo, sila puro prutas lang. Ikaw may egg picking. May egg picking ka. At hindi lang basta egg yan ha, breeder yan. Breeder egg, ang mahal yan, 23 pesos yan sa market. Oh, see? Walang nakaka-experience ng ganyan. Bawat isang bahay na ganito, 5 ang tao. Kung 10, 50 ka na kaagad. Plus specialist mo, plus yung maintenance mo. Kaya ganun kadami yung tao mo. Plus logistics mo. Plus egg room mo. Egg room namin, nasa 6 din sila eh. Plus mga kusina. Oo. Tapos yung lahat na nagmamanage ng waste, hanggang processing, makabalik dito, easily 100. Grabe. Parang na-integrate na namin lahat naman eh. Hindi mabilis, dahan-dahan. So as you move, basta may direction ka lang eh. Sir, paano mo ginagawa yan? Yung pag-manage ng ganitong klaseng kalaking negosyo? Tuwing maga, meron kaming tinatawag na ano, toolbox meeting. Okay. Per building may mga parameters na yun eh. Mm. Na tinitik lang namin kung okay o may problema. Mm. Halimbawa, yung feeders na yan, binibilang namin yan kung magkakaparehas ang height, kung may tumagilid, nililista yan. Ito si Ronelyn, siyang in charge nun eh. Tinitingnan lang yan. May tumutulong ano, tubig, merong nasirang ganito, may bumaliktad na ano. Lahat yun, araw-araw yun, araw-araw. Every morning. 6:30 to 7:30. Tapos balik na kami dito, kakascade na per building yung napag-usapan. Pagkatapos mangulek ka ng itlog, iikutan na yun. Everyday meeting yan, sir? Everyday meeting? Everyday. Pag nandito ako, sumasali ako. Pag wala,
Pero most of the time, nandito ko lang. Most of the time, nandito lang. Wala naman substitute kasi sa presence eh. Oo. Diba? Yan ba sir ang kaya successful ang business mo? Dapat ma-hands-on ka. Hands-on ka. Saka empower mo yung mga tao. Empower mo sila. Inspire mo sila. Kasi wala namang ganito na ano eh. Six to, 5 to 7 times sila nangungulek in a day. Tapos yan, kukunin ng truck, dadalhin doon sa egg room. Mm-hmm. Isang picture kami ni sir, kunwari tinutulak namin to. Ang galing, no? There's a whole science in it. Oh, mabait yung mga tandang nyo, ah. Mm. 1 hour lang itong pinapakain itong mga to, eh. Oh, nakalabas na. Ulo mo bas na. Naka-apron sila kasi kung may konting dumi lang, pinupunas na gano'n. Pwede pa kasi yon, lalo na kung kay itlog lang, pupunas nila rin sa apron nila. So dito pa lang, kinaklassify na siya. Classify. Para pagdating doon, final classification na. Kasi hindi pwedeng mahalo yung may mga chink, yung may mga dumi. Ito. Ilan libo to? May 15,000 pa to? Ronelyn? 10,000 na po. Hindi, yung population? Opo. 15,000 kasama yung lalaki. Kasi minamark nila yung per pen eh. Para nakikita yung performance per pen. Dadalhin nyo na rito yung mga itlog. Iba nung nasa loob ka, sarap ng temperature. May wind. Oo, sir. Malamig daw. Ella, nakita mo to? Dumarating itlog. Galing na to, high-tech din eh. Nabubot-bubot. Ginawa lang na. Efficient. Kaya kasi dyan 20 bags, 1 ton ng feed. So, ang pakain nila rito everyday ay nasa 50 bags yata. Million ang kinakain niya araw-araw, sir? 50 bags ito. Ilan yun? Magkano halaga nun? Sa 1,800 ka mo. Times 10. Malaking negosyo. Malaking negosyo din doon sa partner namin. Kasi they are spending that much. Ah, kasi sa kanila yung sa kanila. Kids eh. Labor lang kami. Parang labor lang talaga kayo. Oo, labor lang sa kayo. Yung facility. Facility. Yun ang ano na. Ito si Ronnie Lynn, saka si Dar, mga supervisor namin yun. Nasaan si Mark? May pina, ano pa, ito si poster sa kanya. Anong pinagawa? Meron kami isang supervisor ng AITA siya. Hmm. Siyang in charge sa pag-application ng bakuna, nung EM, nung charcoal. Siya nagmo-monitor ng pag-spray ng building. Hmm. Siya lang. Ito, ito ba yung EM? Yan yung EM? Yes, poster. Yan po yung EM. Didiligan na nila yung once every 7 days. Magdidilig siya ngayon? Yes, ngayon. Pwedeng makuha sa video? Sabihan mo. Ella, tignan mo lang siya konti. Magdidilig lang siya ng EM. Sir, explain natin yung ginagawa niya. Yan ang ginagawa nila yan every 7 days. Oh, oh. May nakahalong lactic bacteria na kinulture na namin. Oo. Oh, oh. Ang epekto niya, madaling nakokompost yung mga dumi ng manok. Oo. Oh. Kaya hindi nangangamoy. Kaya hindi nangangamoy. Tapos natutuyo. So, hindi rin babahaya ng langaw. Oo. Oh. So, yun yung pang kontra namin sa langaw. Ayun siya, oh, dinidiligan niya. Usually, yung tapat ng drinker yun eh, kasi yun ang laging basa. Oh, I see. So yan, buong building yan dinidilig.
So dahil ginagawa nyo, malaking tipid? Malaking tipid. Kasi bibilin pa. Oo, kasi bibilin mo pa. Tapos hindi kami nagpapatay ng langok using chemical. Ano, diba? Yung adulticide, saka larvicide na chemical, hindi na namin ginagamit yun. Nagamit namin EM lang, saka yung abo. Ay, yung uling. Paano minimix yun, sir? Ay, yung aboy ay... Nilalagay lang namin naunang sa laging nababasa. Kasi yun naman, pag nangyari na naitlogan ng manok, nagkaroon ng magot, mamamatay naman. So parang yun ang aming larvicide. Oh. Kasi masusugatan yung ano, larva eh. Oh. Pag gumalaw-galaw siya. So, dun sa aming meeting, namomonitor namin kung ano yung mga building na ang nag-apply niyan, how many times na. Kaya pag nag-harvest kami ng manok, yung nag-culling, ang ganda niya. Po, halos compost na yan. Mm-hmm. Halos compost na yan. Ibabag mo na lang, pwede mo na i-apply sa halaman. Dami, no? Sir, pag na fully utilize mo yung vegetable, ang laking pera yun. Laking pera, no? Kapag ano, na-process namin lahat ng waste namin, laking pera din. Okay. So, tuloy natin yung... Na tayo sa egg. Paano sila nagsusort, sir? Sizes? Sizes, oo. Kasi ito, hindi na ito tatanggapin. Reject mo yan. Reject yan. So ito yung mga pwedeng kainin. Saka yung may mga duming ganyan, reject yan. Ito, reject na to. Ito. Hello, oh. Reject na yan yung mga dumi. Ito, reject. Reject na yan, oh. Yan po, ano, prolapse po yan. So, accepted pa po yan sa, kasi natural, ano lang siya ng... Ah, prolapse ba yan? Pinadideliver nila yan? Opo, pero hindi na hatching egg. Hindi na po. Ano siya? Ay, grabe ang liit, oh. Dirty egg na lang. Usually po sa mga bagong nangingitlog. Bagong nangingitlog. Meron kasi nag-i-stop tapos mag-i-start ulit. Ah. Parang ganyan. Tapos meron din kami yung super laki. May jumbo kayo dyan. Tingin niya, ng jumbo. Hindi reject yun, sir, yung reject jumbo? Reject din yun. Reject kasi yun. Usually double yolk yun eh. Ah, oo. May double yolk kayo dyan. Patingin niya. Patingin nga yung double yolk. Wala. Ha? Wala? Double yolk yan? Yan po. Yan po. Ito double yolk. Ayan, oh. Abisado lang yan. Yan naman kasi, pag na-disturb yung manok, nako-coat niya dalawang ano, nako-coat niya dalawang yolk. Oh. Kaya bawal ma-disturb yung mga yan eh. Oh. Pag nagulat, parang assembly plant loob niya, di ba? Pag nagulat, ito mag... nako-coat niya ng ano, ng shell, dalawang yolk. Kaya ina-avoid din na magulat. Ito si Mark, siyang in charge sa vaccination, EM application. Siya yung sinasabi niya. Katutubo si siya dito sa Sambalo. Graduate siya ng agriculture. Oh, talaga? RMP. Marami kami agriculturist dito. Pero ito yun, natututunan na nila yung sa breeder operation. Mm. Hindi madaling trabaho, 4 a.m. ang gising naman yan. 4 a.m.? 4 a.m. na nandito na kayo? Oo, lights on yan. Dito sila nakatira. Lights on yan, 4 a.m. Kasi ibababa yung feed. Ano oras binababa yung feed? Yung feeder, so. Alas 4 din. Yeah. 1 hour pakain. Tapos collection. Collection. Sa hapon, kakargahan ulit yung ano. Mga feeders. Yung mga so, tanghali yung break time na lang, mahaba. Tanghali, oh. In between collection. Okay. In between collection, nagre-repair. Habang nagpapahinga kayo, mag-repair kayo. Kasi nakaka-apekto sa pangingitlog. Mahihiyain ito mga. Okay. Ang next, sir, pupunta natin. Sa egg room. Egg room na. Bali, we have 5 supervisors, eh, each one doing specialized work.
Mm-hmm. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.